Hello everyone, welcome to my channel. DM Electrical Tutorials. Nandito tayo sa line 0 extruder barrel heaters. Nagpapalit kami ng copper pipe dahil yung lumang pipe may tagas ang tubig. Itong mga heaters na ito ay zone 1 lahat yan. Dalawang mekanik ang tatrabaho dito sa copper pipe coil dahil mahirap ikabit ito, install to at gas. Yung partner niyang mekanik kumukuha ng fittings connector para sa pipe. Yan ang heater barrel. Ito bago, yung dalawa sira na. Ito rin, papalitan na rin yan. Yun ang die. So, para makita nyo ang barrel heater, ito yung tinuro ko sa tutorials ko na Omron heating instrument. Siyempre, pag nagagawa dyan, laging may lockout for safety. Matagal pa nila matapos yan, kaya babalik na lang ako rito mamaya. After 5 hours, yeah. Finally, they finished to install coil copper pipe. Itong inayos namin, lahat ng heater to ay barrel zone 2. It's my turn to connect all these wires heater inside the panel. Habang kinakabit nilang coil, sinasabay nilang heater kasi mahirap ikabit dyan ang cooling pipe. Ito, sira na rin yan. Tatanggalin ko na rin yan. Didisconnect ko. Yung mga garbage niya, sira na yan. Kailangan natin itong mga gamit. Allen key, twister, long nose, saka stripper. Siyempre mag-gloves tayo. Yung watts hour meter. Bago na yan. Nalitan ko kasi hindi na gumagana. Sira na itong luma. Ito, luma na. Hindi ko na pinakita kasi madali lang connection, dalawang terminal. Sira na yan. Okay na yan, bago. Ang tatlong wire, papasok natin yan sa panel. Buksan natin yung panel. Dahan-dahan lang. Doon natin papasok ang wire. Dito sa likod, ilulusot natin doon. Sa connector. Ipasok ko muna itong wire sa likod. After a few moments. Yun, ipasok ko na ang wires. Ito yung tatlo na wire na heater. Lagay ko muna dito yan. At namaya natin connect. Itong tatlong terminal na to ay barrel zone 2. Itong mga wires to na nakabit dito, didisconnect yan lahat para maayos ang connection. Didisconnect ko muna yan lahat para marinis kasi ayoko yung ganyan na dugtong-dugtong. Disconnect ko muna lahat dyan saka ko itatap dyan para mabalance natin ang load. Tanggalin natin lahat dyan para malinis. Kasi delikado yan na nandyan yung kwan. Kasi baka mag-short, 480 volts pa naman yan. Yan, tapon na natin yan, mga garbage niyan. Ito yung wire na to, ito yung wire ng heater, ito. Ito, sira na yan. Kaya hugutin na lang natin yan. Tanggalin na lang natin yan. Hilain natin. So, tapos ito, tapon na yan. Garbage niyan. Yan, sira na yan. Itong thermocouple, lagay muna natin dyan, mamaya natin tap. So, bali itong wire, 3, 4, 5, bali 1, 2, 3, 4, 5, itong limang heater na yan. Yan, ito yung dalawang wire, so tatap natin dito. Limang pares na wire, ikukunik natin dyan sa tatlong terminal. After a few moments, na-connect ko na ang limang heater dito sa terminal. Ayan, na-balance ko na. Na-connect ko na lahat. Itong wire na to, mahaba. Pasok natin sa likod.
para maganda. Yan, see? Nice. Okay. So, ayan natin yan. So, tapos na tayo dyan. Sarado na natin dahan-dahan para walang mag-disconnect na wire. Itong mga heating instrument na yan, ano yan, piece out na mga yan, sira na mga yan. Yun, pinalitan ko last year ng mga Omron digital controllers. Next, thermocouple. So, itong thermocouple, kukunik natin yan dito. Pero ayaw pumasok yung fittings. So, kailangan natin luwagan, i-adjust natin yung heater. Ito yung thermocouple sa likod. Tingnan natin, baka may nahugot, may maluwag. Ito maluwag. Yun. Kailangan yan tamang connection. Pag mali yan, unstable rating, problema. So, ito, okay. Ayos. Itong mga heating controllers, barrel zone 1, 2, 3, 4, 5, ay binalitan ko yan last year. Omron heating controller. Okay yan. Next, itong hole na to, ilalagay natin dito yung fitting ng thermocouple. Pero masikip, kailangan i-adjust. Dito tayo sa likod, ito yung copper pipe in, nakapulubot yan. Si-circulate, then ito yung output ng pipe. Yan. Ito yung motor pump. Yung mga barrel zone to na valve, mga solenoid valve. Na-reach niya ang set value ng temperature, mag-open siya, circulate yan. Ito yung pressure gauge ng pump, makikita mo yan, may pressure, tataas yan. Itong solenoid coil, pag na-reach niya ang heating temperature, set value, magbubukas yan. Kung walang pressure, kulang ng tubig, lalagyan ng tubig dito. Ito yung gauge niya, yung maximum. Nandiyan maximum. Kailangan ko luwagan tong heater para may move natin at pumasok yung fitting ng thermocouple. Yan. Ihurong natin dito. Kasi dito, ayan o, sumasabit yung fitting para pumasok dyan. Move natin dito. Okay na, maluwag na. Yan. Ay, ganyan lang. So, luwag na. Good. Pasok na natin yung fitting dito ngayon. Hindi, pasok natin yung fitting saka natin ipitan ulit yung heater. Yan. Okay. Ipitan natin ng bahagya. Huwag masyado para madaling tanggalin. Ano ba itong screwdriver ng mechanic? Dispalinghado. Basura na rin. Next, insert thermocouple and feel. Make sure touch inside the metal para accurate reading. Dumikit dun sa bakal, sa barrel. Yan, okay na. Hindi mahugot kasi meron siya lock. Yan, no? Hindi na yan mahugot. Ayos na yan. Alright, okay na. Ipit na. Dumikit sa metal, barrel. Mga cable na to, kahit haba dyan, okay lang. Next, i-align natin tong heater barrel. Saka natin higpitan. Katapos higpitan, I will turn on power to check. Make sure no water leaking. At tight the heater again, then put the cover, all of this, from zone 2 to zone 3, then job is done. Alright? Okay, video. Bye!